Attention po sa lahat ng mga senior citizen, dapat po natin itong malaman. Senior citizen database must be naiigting. Ito ang isa sa mga katanungan ng ating mga senior. Paano malalaman kung verified na ang ating mga isinuminting registration sa NCSC? Para po sa buong detalye, tapusin po natin hanggang dulo. Sa isang interview po ni Chairperson Attorney Franklin Quijano, kanyang inilahad kung ano nga ba ang mga konsepto kung bakit nagkaroon ng bagong senior citizen database na pinag-iigting ng National Commission of Senior Citizen. Ang pagkalap ng impormasyon ng mga senior citizen sa buong bansa at ano nga ba ang balak gawin dito. Panoorin po at pakinggan po natin ang video na ito. Ano po ang konsepto nito? Walang database. Actually, mismentioned after, kasi bago pa lang ang National Commission of Senior Citizens, and we realized wala pong database tayong nakukuha immediately. Nung pumunta tayo sa PSA, ang alam natin may numero pero walang mga pangalan. Okay. So, having known na walang pangalan, nakikita natin na ang pamamaraan is to go through the LGU or go direct to the senior citizens. Ang mga senior citizens ay marunong na rin gumamit ng cellphone, at kung ang mga cellphone nila ay medyo modern, pwede nang doon na mismo sa cellphone makapag-rehestro. Okay. Kaya yun yung po yung online registration. Ang proseso is yung senior citizen will connect directly with the commission. When that happens, magkakaroon tayo ng data generated na manggagaling mismo sa senior citizens. Okay. Now, kung may mga senior citizens na hindi gaanong marunong mag-encode doon sa cellphone nila, pwede namang tawagin natin ang tulong ng mga anak at apo. Mm-hmm. May mga kapitbahay pa nga na pwedeng tumulong. So we are actually benefiting out from it. This is modern technology and answering the call of government that our decision should be data generated, should be database. Okay, so paano po pag-verify? Paano po pag-verify, sir, na tama yung information na binibigay po sa inyo ng mga senior citizens at totoo yung impormasyon na binibigay nila online? Yung reply actually nila is based on candor and truth. Eventually, when the transfer of functions, kasi sa ngayon, Ms. Mencho, ang trabaho ng DSWD ay nandyan pa. Hanggang yung distribution ng social pension, yung centenarian ay nasa DSWD pa, we are still awaiting the transfer. Okay. When the time comes na may transfer na yung trabaho, hindi na po mahirap dahil may online registration na tayo, and we will be able to validate, verify, and authenticate the responses in the online registration ng ating mga seniors. Okay, so sa ngayon, so ano po ang pagkakaiba ng pagpaparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong at sa inyong grupo, sir? Well, we are actually considering the registration of the seniors sa Office ng Senior Citizens Affairs as secondary data. We would like to say na ang national government may have a better perspective if the national government will have the primary data. In fact, hindi lahat ng mga field. Kung pinakita nyo po yung online registration form, ano, Ms. Mencho, may mga fields doon na wala sa OSCA. For instance, nagtatanong tayo sa OSCA kung nilagay ba nila yung skill set. I think all maraming mga OSCA na hindi sinali yung ano ang abilidad ng senior citizens. Ngayong panahon na ito, na-realize namin na mahalagang mahalaga ito dahil may mga senior citizens na tumutulong pa sa enterprise development, sa development ng mga barangays at mga munisipyo. And so, making use of the ability, the skill sets, the experiences of the senior citizens would be one advantage ng online registry, lalo na kung ma-organize natin ang barangay at bayan-bayan ng mga senior citizens na tutulong sa ating bansa. All right. So, skill set is one, health profile is the other. So, there are many data that we would hope we would be able to create programs so that kung kompleto yung programs natin, makakatulong tayo sa ating bansa. Alright. Pero paano po kung walang access sa online? Saan pwedeng magparehistro? Okay. We have mentioned na kaya pong magrehistro maski gamit lang ang cellphone at magpatulong tayo sa ating mga anak at apo kung hindi tayo marunong, o mga kapitbahay, o OSCA, or FISCAP. Pero kung wala talagang online, then yung nasa
link ng ncsc.gov.ph, pwede naman nating iprinta at susulatan at doon i-encode natin. Mm-hmm. So marami pong mga local governments, dahil tinulungan din tayo ng DILG, ano, Ms. Menchu, mm-hmm. maraming local governments na nag-imprinta ng data form, at yung mga data form na nakuha nila, sila na nga mismo ang nag-encode. Yung iba na ayaw mag-encode or walang kakayahan mag-encode, binibigay din nila ito through channel at tinatanggap natin ito. Of course, okay. We would like to really encourage all local governments na encode nila, dahil yung papel na mahahawakan nila will also be their record, which should also be kept, dahil very confidential po ang mga data na nasa data form. Okay, so once po na na-encode na yung lahat or nakapag-rehistro na, submit na nila online, paano po malalaman ng isang senior citizen na talagang pumasok, registered na sila dun sa database? May registry number po ang senior citizen na nagre-rehistro, mm-hmm. at may access code din. So if they take note, isulat lang nila or i-memorize nila yung RRN, yung registry number at saka yung passcode, then pwede nilang matingnan uli kung talagang na-rehistro ba sila. Or if not, ang isang alternative, Ms. Mencho, is isulat nila ang pangalan nila at ang kanilang birth date. Okay. At malalaman din nila kung talagang na-rehistro ba sila. Okay, pero para sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, paano po ang dapat gawin? Well, Ms. Mencho, pagka ganun, we would like to receive a letter or a note galing sa kanila, kasi hindi madaling i-change yan. Kailangan talaga ng authority ng may-ari kung kailangan may change. And that is why once na ipasok na nila, dapat before ipasok, kailangan klaro yung isusulat nila. Mm-hmm. At once na ipasok na nila, hindi na po madaling i-change, lalong-lalo na yung mga substantial na data tulad okay. ng pangalan so, saan at po, date of birth. Saan po nila ipapadala po itong sulat na sinasabi niyo po na kailangan na parang letter of request? Pwede pong sa link natin okay. sa ncsc.gov.ph or pwede rin sa ating email ph.ncsc@gmail.com. Alright. Kung hindi pa po tayo nakakapagparehistro online, pumunta lang po tayo sa website ng NCSC. Gamit po ang ating cellphone, pumunta lang po tayo sa Google Chrome at itype po natin ang www.ncsc.gov.ph o kaya naman na itype lang po natin ang NCSC, lalabas na po ito. O magpunta tayo sa inyong mga LGU at OSCA office. So hanggang dito po muna. This is Niligna's Diary Vlog. Hanggang sa muli.